Good morning! Welcome back sa Panahon TV. Bago pumasok sa opisina at eskwela, balikan muna natin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Good news dahil walang sama ng panahon ang namamataan ng Pag-asa sa ngayon sa loob pati na rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero magdadala pa rin naman ng mga pag-ulan at mga pagkidlat-pagkulog ang intertropical convergence zone na nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng Visayas at umaabot pa ito sa Mindanao. Kung babalikan natin, ang ITCZ ay ang pagsasalubong ng hangin nagmumula sa Northern at Southern Hemisphere. Sa kanilang pagsasalubong, nakakabuo ito ng mga kaulapan kaya naman ito ay nagdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Yung mga pag-ulan ay posible pang magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, good news dahil sa Metro Manila at sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, mararanasan na ang improved weather condition. Ngunit lagi pa rin ihanda ang payong panangga sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o kaya naman ay mga pagkidlat at mga pagkulog. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Huwag kakalimutang subaybayan na kami ngayon sa Facebook account ng Panahon TV at pati na rin sa aming YouTube channel. At ako po muli si Eunice Santayas, nagpapaalalang sa anumang panahon, maging mapagpala sa iyong kapwa. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng COMELEC at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote! Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV.